meron naman kayo mag-blade, tsaka mag-blade pala. May mag-shave. Pwede naman. O nga, gamit yung blade, yung ganun. Pag meron kayo nun. Tsaka meron din nagigili na pang shave talaga sa pibay. Ang sakit. Sakit talaga pag yung ano, first time. Tsaka, first time ba? Hindi naman. First time ulit, nagbubunot. For how many months? Kasi nga, tiis ganda tayo dahil para sa aking sisi lang galizel, para sa ito, yes, para sa ito sis. Ayan. Pupunit ako para malinaw na malinaw at mas malinis tingnan paggawa natin ng kilay. So, balikan ko kayo pag na bunit ko nito lahat. Medyo madami-dami, okay? So, ayan. Malapit matapos. Yung mga tinanggol talaga natin. Yung mga ano lang, yung mga exist. Dito pares nito. O, diba? Hindi pinatanggalan. So, yun lang yung tatanggalin natin. At saka dyan lang ako na part talaga nagtatanggal. Ayan. So, kung ikukumpara natin sa kabila, diba? Mas malinis na siya tingnan. At mas madaling buhitan niya ng kilay natin. Dito, magulong, diba? So, ayan. Tatanggalan ko natin. Gagawa ako ng kilay is masisimula ako sa gitna at sa lower part ng kilay. Nagdadraw ako ng line, ayan, dito. Papunta sa edge ng ating kilay. So, pwede natin i-extend ang ating kilay ng kaunti sa totoong kilay natin. Kasi, ang purpose niyan is kalasaling putol ang kilay. Kaya, extend natin ang kaunti. And then, after ko dyan mag-draw sa baba ng line, dito naman sa taas. Sa middle tayo na mag-start. Papunta sa edge. Hindi sa edge of the world. Ito, malayo masyado yun. Mga tagaligad na nakakaalam yun. Kung saan edge of the world. So, unti-unti, dinadagalan ko siya dito. Unti-unti. And then, napunta na shadow marsh. So, dyan lang. Stop. And then, babalik ako dito. So, bahala kayo ng kanti comfortable. Pwede mo mag-umuna dito ng paggawa ng line. Gawin ng outline. Diba? Pwede mo start dito gumawa ng outline sa kilay mo. Sa kilay natin, I mean. Ba't ako? Dito ko sinisimula sa gitna. So, ayan. Ayan na siya. And then, ang ginagawa ko next, nagnagawa. Kaunti. Yung mga part na hindi pa yung part na walang buhok. So, konting-konti lang talaga dito na part. Konting-konti lang dito na part kasi hindi mo kinana makatalim dyan. So, may pagkaiba ba? May pagkakaiba ba? So, by the way pala, yung aking kilay ay hinabol ko lang yung kulay ng aking buhok. Okay? Para mag-match sila. So, gawin naman natin sa kabila. Share ko lang yung aking kunting kaalaman na yan. So, kung may nakikita kayo, parang sinanong empty hair. Diba? Wala siyang hair. Palbo. So, gawin natin pag nag-blend ng ano, ng eyebrows. Kasi ito, napaka-matitin na ito, sobrang pala na as in, nung sisimula ko lang ako sa, ano, nag-train ako sa intro to pro makeup artistry sa Next and Abby. Actually, wala na siya ngayon kasi separate na silang dalawa. Meron silang sarili nilang makeup artistry. So, congratulations ko rin. Sana mami ko, isa sa kanila, one of those days kapag bumik ng Pinas kasi talagang sa kanila malalak ang tutunan. So, yan, tsaka lang. So, ito, bubuit ako. Kukuha ko ng powder, okay, na sa Huda Beauty. Kumukuha ko dito ng powder. So, kahit ano meron kayo dyan, basta yung kulay niya ay may pagka, okay, ang kinukuha ko is gray. Ayan, yung may pagka gray siya. So, konti-konti na powder. Eyebrow palette from my eyebrow palette. Huda Beauty. Kasi ito lang ang, nasanay na akong gamitin siya. Kaya, ang dahil niya ng ano, bukas-bukas kasi napaka-careless whisper ko. O, diba? So, may part na, ano, at saka para ano din to, para hindi mag-oily. Kasi ako talaga, oily face, oily yung skin ko. So, madaling mag-mantika yung aking
yung aking kilay. Ayan. Tapos, magugulat na lang ako na iba na ang kanyang shape. Nagtanggalan na, na iba na, ano niya, para kumunta siya dito kanya. Wala na pala dito ang buhok. Ano yun? Kasi na, ano na. Yung sa baka, wala na. So, yun, chika lang. So, dito pa rin ako na, dito pa rin tayo maglalagay sa gitna, sa middle part. So, ganun lang. Hindi naman necessary na gawin niya din to. But, ano lang to, sa akin ay dagdag kaalaman lang din. Para sa akin ng mga oily face, ganyan. So, ganito lang ang ginagawa ko. Hilay pa lang isang oras na mag-ayos ang babae. Sure. Hindi pag masanay naman kayo, madali lang yan. Pero ako talaga pinakamatagal. Pag talagang tinodok yung pag-ayos ng kilay, matagal talaga yan. Kasi, hindi na, sabi ko nga, hindi naman talaga ako expert na expert sa pagdating sa mga ganitong, ano, kasi medyo matagal na din ang namalawang ating mga kamay sapagkat hindi na nga ako nakakapag ganito-ganito sa mga madami pagkakataon. Sure. Kasi nga, gawa ng trabaho, alam niyo, so hindi ko na masyadong napapractice. Kasi naalala ko sa makeup artist Filipino sa amin, kailangan, kahit gano'ng kapagaling kung hindi ka naman lalo nagpa-practice, wala pa rin yung galing mo. Makakalimutan mo pa rin yung mga itinuro sa'yo, yung mga bagay-bagay na, ano mo yun, dapat gawin. At saka, pag lagi ka nagpa-practice, mas madali na lang para sa'yo, pag lagi mong ginagawa. Dahil nag-BBCream lang ako today, so BBCream din ang aking ilalagay sa aking, pag-define ng aking kilay. Didefine natin siya, gamit ang flat definer brush for eyebrows, o diba? Flat definer. Papayo ng konti, konti lang, okay? Siyempre mas salamin din para makita natin. Alam mo talaga, no? Expert na expert. Pwede naman natin ko talaga din sa makeup artist. Ayan. So, magawa tayo na ayan, line. Outline. So, ganyan na lang. Joke. Hindi, ganyan. Tapos, dandan lang. Kasi syempre, para hindi naman sumobra. Para hindi sumobra, ayan. Then, pwede natin gawin ganun. Pwede natin kamayin. Huwag lang masyadong harsh. Kunti-unti lang. Para mag-blend lang siya ng maigi. Ayan. At mag-set. Sama natin ito kasi nag-oil na. Sabi ko nga sa inyo eh. Mamantika talaga yung aking ano. Ngayon nakikita niyo. Nag-oil na ako. Oily face kasi ako. Oily skin type. So, mamaya magbibigay ng powder. To prevent the sibum-sibum. Lalalala. Sibum-sibum. O, diba? May kanta ka pa. And then, syempre, sama natin sa taas. Sa upper part. Diba? Mag-ano, dandan lang, okay? Sundan natin yung form ng ating kilay. Okay. Ang purpose lang naman natin dito ay ma-define lang siya. Matanggal yung mga yung kalat-kalat, yung mga nagsobra-sobra, ganun. Wait naman ako. Kalat-kalat, nagsobra-sobra. Iba ba yung sabihin yun? Pero sa mga ata yung te. So, ganyan. Sana nakikita na talaga. So, yan. And then, hayaan nyo na yung white yan. Kakamayin nyo na lang para hindi na ma-deform yung, ano, yung shape. Ayan. So, i-blend natin yung cream na nilagay natin. Leave a comment down below kung ano man yung naisin na ipagawa sa akin. Gagawin ko para sa inyo. Basta patungkol lang sa kaya kong gawin. Huwag nyo na kapag-tumbling yun, China. Pero gagawin ko pa yung pagka-tumbling. Huwag nyo na kapakain ng apoy. Diyos. Pero gagawin ko pa rin yun pag talagang ano, kinakailangan. Mag-subscribe ng gano'n. Sa Pilita Nanner, kung nandiyo pa. So please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Mikhail Amitai. And please don't forget to click the notification bell down below para may update nyo sa aking mga bagong upload na videos. Thank you so much. Thank you, mga nabak.